Good evening, everyone. Naririnig niyo ba ako na maayos? Good evening, Christine. Clear naman, Cass? Clear? Oh, Josa, good evening. Ellison. Everyone, thank you for joining our first ever live session dito sa Facebook group natin sa community. Rivera, Richard, good evening. Okay, Giselle, good evening. So, hintay-hintay tayo ng konti pa ang viewers natin. Krishna, good evening. Hopefully, maging worth yung time mo dito. Okay, ayos, ayos. Good evening, Jason. Hintay tayo mga 2 minutes and then before tayo mag-start. Hannah, shout out daw kay Hannah. Good evening, Norjana. Ayan. By the way, sa mga di nakakilala sa akin, I'm Sir Brad. Yung mga nanonood sa inyo ng Mr. Accounting YouTube channel. And ako yung nagsasalita doon. Okay. So, Claudine. And Genevieve, good evening. So, invite nyo yung mga kilala nyo, ha? So, share nyo yung live stream natin para maraming makapanood. Angeline, good evening. Tingnan ko kung clear naman. Okay, so dito sa laptop, titingin ng mga comments nyo. And then, Romel, good evening. Altea, ayan. Ang dami nang naka-join. Sige, add nyo pa yung mga kakilala nyo para mas marami pa makapanood ng live session natin. Okay. Ayan. Huwag na 200 na tayo. 200 viewers then. Pwede na tayo mag-start. Hello, Grace. Ayan. Anel, good evening. Ayan. So, tag nyo sa comment section yung mga kakilala nyo, class. Ha? Marami tayong raffle today. Actually, Mr. Accounting Shirts. Ayan. Meron tayo nyan. Raffle. And then, sinamahan ko na ng Tumblr. Ha? Ayan. May Mr. Accounting Tumblr din tayo. Actually, Starbucks Tumblr. Ayan. So, marami tayong raffle tonight. Okay. John Lester. Sige. Si attorney. thank you. Okay, ayan. So, 200 viewers na tayo. I think pwede na tayo mag-start. Siguro, nag-wonder ko, sir, bakit tayo may live session today? Okay, so, actually, class, so, medyo marami na tayong YouTube videos no sa channel natin. I think may 40 or 50 videos na yun nandun. Hopefully, nakakatulong sa inyo yung videos sa school nyo. And I believe na marami pa akong bagay na pwedeng maituro sa inyo na makakatulong sa BSA journey nyo and sa CPA journey nyo. Okay? By the way, thank you pala class sa support nyo sa channel natin. Parang almost 60,000 subscribers na yata yung the channel natin. No? And also class, very important for students, I believe, yung magkaroon ng isang mentor. Okay? So I'll try my best na maging online mentor nyo. Ayan. I'll try my best na i-guide kayo sa pag-aaral nyo. And up to the point na maging CPAs kayo lahat. Okay ba yan? Sige. And try ko na i-share sa inyo lahat ng knowledge ko and experiences. No? Yung tingin ko makakatulong sa inyo. And if maging successful yung live natin tonight, try natin na gawing once a month to. Okay? Pero one hour lang. Para hindi kayo mabore. Okay? So, ayan. So, tingnan muna yung mga comments, ha? Ayan. So, 250 na yung viewers natin. Ayan. So, ayan. Prensi, Cleo. Ayan. So, sige, tag nyo yung mga kakilala nyo. Pa-shoutout daw Neil Jason Lopez. Yun yan, Neil Jason Lopez. Okay. Sige, sige. Alright. Sige. Okay, so sa mga viewers natin, please comment nyo yung school nyo and yung year level nyo.
Anong school and year level. Sige, pa-comment na lang last para makita ko yung kung anong majority sa inyo mga college students pa. So school and year level, please comment. And then pwede kayong mag-comment all throughout our live session. Babasahin ko mamaya. Pwede kayong mag-comment anything na related sa topic natin or kahit hindi related sa topic natin. Pag nagustuhan ko yung comment or question nyo, bigyan ng Mr. Accounting shirt. Yan. So yung Mr. Accounting shirt yung sa akin. Alright. So yung raffle natin, giveaways, later yan ha, sa end ng live session natin. So lahat, open to sa lahat ng members ng Mr. Accounting community. So tingnan ko muna class. So, Mindanao State, 3rd year, UNC 3rd year, Lyceum, 4th year, Kingfisher, and, well, daming 4th year, ha? 3rd year, may 1st year din tayo, si Mikael, ha? Okay, Adamson, okay, sabi ni Claudine, and Baliwag Polytechnic College, Angeline, Edraline, and 1st year, 4th year, oh, okay. Alright, so, mukhang represented naman lahat na from first year to fourth year. Okay? Sige. Are you ready? Sige. Actually, class, yung topic natin for tonight is about how to master any accounting subject. Alright? So, how to master any accounting subject. So, basically, if ako, Sir Brad, if I were still a student, paano ako mag-aaral ng accounting subjects? Ano yung pinaka-effective and efficient na way para mag-aral and para mas ma-retain mo, longer retention, para mas ma-retain mo, maalala mo yung aaralin mo, okay? And para mas madali mong ma-recall. So yung mga tips ko sa inyo class, applicable to sa lahat ng accounting subjects. Basic accounting, financial accounting, advanced accounting, cost accounting, management accounting, kahit anong subjects, applicable to. Okay, so class, pa-comment naman kung ano yung accounting subjects nyo this sem. Okay, ano yung tinitake na accounting subjects nyo this sem. Sige, pa-comment nga. So, wala akong PowerPoint. Eh. Wala akong any PowerPoint presentation or anything like that. So, gusto ko makinig lang kayo sa akin. So, I guarantee you, yung mga tips na sabihin ko sa inyo, makakuha kayo ng mataas na grade sa mga accounting subjects niya. Okay, so intermediate accounting, lahat siguro ano to. Mga fourth year kasi may review na yata ngayon. Oh. So, intermediate accounting, integ na. So, lahat ng subjects yan. Auditing and assurance, AFAR, okay, auditing, ano pa yung mga subjects nyo dyan? Parkour, okay, intake tax, okay, so all refresher subjects, so lahat ng subject, taxation, okay, so iba-iba, all board subjects, alright, sige, now, ready na ba yung last? Okay, so gusto ko makinig kayo mabuti, be attentive. All ears on me. So listen very carefully sa mga tips ko. So yung mga sasabihin ko class, pwede nyo i-take note, no? Pwede nyo sulat sa phone nyo, okay? Sulat nyo sa paper. At basically, yung mga advice ko sa inyo, mga tips ko sa inyo, applicable to sa lahat ng undergraduate, college students, so first year, second year, third year, fourth year, o yung mga, kahit yung mga fifth year, yung mga napasarap ang pagstay sa BSA, applicable din sa inyo yung mga tips ko for today. Okay? Now, for those naman na nagre-review sa CPA boards, medyo may slightly different yung tips ko para sa inyo. Okay, pero yung mga sasabihin kong tips ngayon, ma-apply nyo pa rin yan. Alright? So, yeah. Now, class, meron akong 3 tips para sa inyo for tonight. Tatlo lang. Okay? Sir, bakit tatlo lang? Para at least madali nyo matandaan. Para madali nyo ma-apply. Sa Monday, pwede nyo siya ma-apply. Actually, meron pa akong isang bonus tip. So, 3 tips na may 1 bonus tip. Are you ready? Oh, pa-heart react naman yan. Ready na kayo sa mga tips natin. Okay. Sige. Okay, mga ready na. Mga ready. Sige, class. Let's go to tip number 1. Tip number 1 ko sa inyo. Oh, ito pala yung example. Bibigyan ako ng concrete example para mas madali nyo ma-apply. For example, class, ako yung student, no? And then, second year college ako. And then, ang tinitake ko is financial accounting 1. Ang topic namin is property plant and equipment. So, PPE. And then, let's say class, yung classes natin is, meron tayong accounting classes ng Monday and Thursday. Yun yung scenario natin. Ulitin ko ha. Sir Brad, second year college, taking up financial accounting 1. And then, merong accounting classes twice a week, Monday and Thursday,
And yung topic natin for next week is property planning equipment or PPE. Now, paano ko mag-aaral for next week? Ganito gagawin ko, class. Listen very carefully. Tip number one, read your lesson 2 days in advance. Ulitin ko, ha? Read your lesson 2 days in advance. Okay, ito yung one of the biggest mistakes ng mga students. Pupunta sila sa class, okay, without reading anything. Yun yung common mistake ng mga estudyante. Okay, so nanonood ng videos, ng online videos, or pumunta sa class na walang nabasa in advance. Ang mangyayari sa inyo dyan, class, ang tendency niya, pag ganun ginawa mo, pag nakikinig ka sa teacher mo, most likely hindi mo siya magigets. Or mahihirapan ka magets pa, mahihirapan kang makafollow dun sa teacher mo. Kaya ang advice ko sa inyo is, read your lesson 2 days in advance. Or bakit 2 days? 2 days because, at least, pag 2 days, fresh pa yung concept sa'yo. Alright? Kasi pag 3 days, 4 days, medyo baka nakalimutan mo na. So, for me, ang pinaka-optimal dito is 2 days in advance ka magbasa. Alright? Now, syempre, bibigyan ko ng concrete example para at least na ma-apply nyo agad siya. So, ang example ko kanina, meron tayong accounting subjects, Monday classes, Monday and Thursday. Now, for Monday, ang gagawin ko, magbabasa na ako today. Kasi Saturday ngayon, tama? 2 days before Monday, Saturday. So, magbabasa na ako ng Saturday para sa Monday classes. And then, for Thursday classes, magbabasa na ako ng Tuesday. Gets? Okay. Now, take note ang sinabi ko, read. Hindi ko sinabi mag-a-answer ka. Okay? Read lang. Magbabasa ka lang. Ngayon, mas important dito, sir, ano yung babasahin namin? Take note, ha? Important to. Dalawa yung babasahin nyo. First one is the accounting standards. Yung IFRS or the PFRS. Yun yung number one. Second, ang babasahin nyo is yung textbook na inassign ng teacher nyo. Okay? So, ulitin ko, ha? Sir, ano yung babasahin namin? First, accounting standards, the IFRS or PFRS. Second, yung inassign na textbook ng teacher nyo. Alright? Sir, ano ba yung standards na yan? Kukomment ko. Actually, makikita nyo lang online yan. So, kukomment ko, class, ha? Ayan. So, again, yung example natin, PPE, yung topics natin. So, yung basahin muna yung accounting standards. Now, sir, bakit nung pinapabasa sa amin yung accounting standards? Ganito yung class. Ganito yung explanation yan. Lahat ng ituturo sa inyo for that lesson, for PPE, okay? Lahat ng i-discuss sa mga accounting textbooks, lahat yan kinukuha sa standards. Alright? Sinubasan niyo yung may mga law subjects this sem. Meron ba kayong oblicon o kaya naman yung parkour, law on sales, or ano ba ibang credit transactions, yung mga special laws. Meron kayo niyan, tama? So yung oblicon na yan, lahat ng ituturo sa'yo sa mga oblicon na textbooks, lahat yan kinuha sa civil code. Okay? Meron ba kayong income tax this sem? Income tax or business tax or mga transfer taxes, lahat ng ituturo sa iyo sa tax, lahat ng mga nasa textbooks na yan, kinuha yan sa tax code. So, ulitin ko, ha? Yung mga law na yan, na tinuturo sa iyo, mga law subjects, lahat yan galing sa civil code, yung tax naman galing sa tax code. Yung accounting, galing yan sa standards. Gets niya? Okay. Ngayon, very important yun. Kasi class, doon lang iikot lahat ng dapat mo malaman for the topic. Doon lang sa standards niyan. Ngayon, pag inopen niyo yung link na sinend ko, no, yung IMPS 16, no, kung na-open niyo yan, mababa, makikita niyo dyan, sa start, may summary muna. No? May summary and then may scope. So for example, sa mag-a-apply yung PPE, makikita mo dyan, may recognition, may measurement, pwedeng cost model daw, pwedeng revaluation model. So from there, makikita mo na class lahat ng important na dapat mong malaman for PPE. Okay? Now, ito yung important dyan. Yung standards, pag binasa mo yan, mahirap niya intindihin. Okay? Mahirap intindihin yan kasi masyadong technical yung mga terms, yung mga words na ginagamit dyan. Alright? Kaya ang suggestion ko sa inyo class, iba-browse mo lang yan. Okay? Babasahin mo lang ng mabilisan for 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes lang. For familiarity purposes lang yan. Ulitin ko, pag binasa mo yung standards, most likely hindi mo mag-gets yung mga nandun. Kasi masyadong malalim yan, too technical. Okay?
ang suggestion ko is, i-browse mo lang siya for mga 10 to 15 minutes for familiarity purposes. Gets? Okay. Now, second, nababasahin mo is yung na-assign na textbook sa'yo. Kung ano yung in-assign ng textbook ng teacher mo. Alright? So, for example, class, financial accounting, tama? Let's say, ang textbook na ginagamit niya sa school is kay Valix. No? Babasahin mo si Valix. Alright? So, pwede yung gawin mo dyan. Well, ibasahin niyo siguro, nag-highlight. No? Yung PPE na chapter ni Valix, basahin mo. Highlight mo siya. Or ako, actually, ginagawa ko, pencil ginagamit ko. No? So, underline ko kaya ini-encircle ko siya. So, depende sa'yo kung paano ka mag-aral. So, pwede mo i-highlight, pwede yung pencil. So, ulitin ko, read lang. Babasahin mo lang siya. Wala kang sasagutan ng anything. So, ulitin ko, para ma-recap lang natin, ha. Tip number one is read 2 days in advance. Okay, read your lesson 2 days in advance. Ano yung babasahin nyo? First, accounting standards. Pero syempre, pag ang subject mo, walang standards, for example, MAS, ibababasahin mo dyan. So, for example mo na financial accounting. Basahin mo yung accounting standards and then yung textbook. Okay? Wala kang sasagutan na anything, babasahin mo lang siya. Gets? Okay, yun yung tip number one ko. Very important yan. Ngayon, as you listen to your prof, mas magigets mo siya. Makukonnect mo yung concepts, no? Makukonnect mo yung concepts kahit hindi mo 100% maintindihan agad yung tinuturo ng teacher mo. Right? Okay, so pa-heart react naman dyan kung nag-gets nyo yung, kung clear naman yung explanation ko sa tip number one natin. Okay naman? Nag-gets nyo naman yan, yung first tip ko sa inyo? Okay. Yeah, nice, nice. Now, let's go to tip number two. Very important. Okay. Tip number two, listen very carefully. Relate your lesson to real life situations. Ulitin ko, ha? Relate your lesson to real life situations. Okay? Now, ito yung key para for long-term retention. Para mas matagal mo maalala yung lesson mo for that day. Right? Kasi ang mga students, so napansin ko class, after ng exam, okay, kinakalimutan nyo na yung inaral nyo. Kaya after nung first sem, pag second sem na, nakalimutan mo na lahat ng inaral mo nung first sem. Di ba ganun yung tendency dyan? Ngayon, ang technique dyan, para maalala mo siya, kailangan i-apply mo siya in real life. Sir, paano gawin yun, sir? Ganito ginagawa ko dyan, class. Yung lesson mo, itatry mo siya imagine in real life. Alright? So, ililink mo yung lesson into real life, ilink mo yung theory into real life. Now, I'll give you an example. Now, so, di ba, topic namin next week, PPE, property planning equipment. Now, yung PPE pala, no? So ito pala yung properties na ginagamit sa isang business, right? And let's say, meron akong milk tea business, okay, milk tea shop. Ano ba yung mga PPE nung sa milk tea shop? Well, may equipment yon, yung equipment para sa milk tea, yung nagsisil ng mga cups, okay? Ano pa na sa milk tea? Merong cash register, merong tables and chairs, ano pa? May aircon, okay? And yung mismong store, no? Yung building structure. And then, yung mga yon, syempre, magagamit mo lang for a few years, tama? And then, hindi mo na magagamit. Kaya, depreciable assets sila. Tama? Now, yung land, kahit anong gawin mo, lagi nandyan yung land. Kaya, non-depreciable asset yan. Okay? So, ngayon, yung PPE, nirelate ko siya in real life. Yung pinaka yung example ko is milk tea. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, as I read the textbook, as I listen to my teacher, mas na-appreciate ko. Kasi, nai-imagine ko siya. Tama? Now, ito rin yung technique class para mas madali mong ma-recall yung mga inaaral mo. Okay, kasi ganito yan. Di ba? Example ko kanina, second year ako. Tama? Second year college. Now, meron ka third year. Meron ka fourth year. And then, may review ka. So, 3 years pa. Tama? Ngayon, yung second year ngayon, 3 years from now, most likely, nakalimutan ko na inaaral ko ngayon. Okay? Pero kapag ang ginawa mo, pag finalo mo yung tip number 2 na yan, 2 years, 3 years from now, pag binasa mo ulit yung PPE, madali mo siyang marirecall. Sobrang dali mo siyang marirecall. Okay? Kasi yun yung challenge ka sa course natin, BS Accountancy. Kaya ito, medyo mahirap. It's because sobrang daming topics. Okay? Yun yung technique. Kailangan mong i-relate yung lesson mo into real life situations. Okay? Now,
ang advantage po nito class is ito rin yung key para at least mas mag-enjoy ka naman sa accounting. Para, kasi mga nakakausap ko na students, usually ayaw ng accounting. Okay? Hate nila yung accounting. Kaya mo siya hate. Okay? Kasi hindi mo siya na-appreciate. Pero kapag nai-imagine mo siya, okay, mas na-appreciate mo yan. Mas nag-e-enjoy ka sa pag-aaral mo. Alright? Gets? Gets? Okay now. Take note na hindi lahat ng topic sa accounting madaling mag-imagine. Kasi meron dyan na mga topics na may complicated. So I'll give you an example. For example, class, yung topic natin is borrowing cost. Yung borrowing cost, one of the complex topics yan in financial accounting. Tama? Borrowing cost. Now, ang gagawin ko dyan, ganito. Pag binasa ko yung borrowing cost, imagine ko muna yan. Okay, so ulitin ko ha. Basahin ko yung borrowing cost. Standards muna. Mabilis. 10 to 15 minutes. Okay na yung standards. Babasa ko ng textbook. Kay Valix, for example, basahin ko yung borrowing cost and then makikinig ko sa teacher ko. Okay? Now, i-imagining ko muna siya. Okay, borrowing cost. So, ang ibig sabihin pala ng borrowing cost, for example, stick lang ako sa milk tea business kasi madaling imagine yun eh. For example, mag-start ako ng milk tea business, maglo-loan ako sa BPI kasi wala akong cash na pang-start ng business. So, maglo-loan ako. Yung cash na yun, yun yung pa-construct ko ng milk tea shop. Okay. So let's say for example, matagal yung construction. Okay, matagal yung construction. Yung interest na mai-incur ng construction na 'yon, pwede mo pala yung i-capitalize. 'Yun pala yung ibig sabihin ng borrowing cost. So nag-guess yung class? So again, mahirap yung topic, borrowing cost, pero ni-relate ko pa rin siya sa milk tea, which is bakit sa milk tea yung ginagamit mo? Eh kasi 'yun yung madaling tandaan. Everyday life nakikita mo siya. Alright? Ano pa example, sir? Let's say, class, ang topic mo today is, next week is leases. Siguro yung leases, baka yan yata yung pinakamahirap sa financial accounting, no? Leases na siguro, no? Sir, paano i-imagine na in real life? Ganito gagawin ko dyan. Milty pa rin. Okay, so milty pa rin. So as you notice, puro milty ginagamit ko. So for example, leases. Okay. So ako si Leslie. No? Ako si Leslie. Si Leslie pala, siya pala si tenant, no? And then, since wala akong sariling store na milk para sa milk tea, magre-renta lang ako. No? So, ako si Leslie, si tenant, hahanap ako ng lessor. Si lessor pala, siya si landlord. Siya yung may-ari nung store. Okay? Magre-renta ako sa kanya long term. For example, 10 years. Alright? Now, si Leslie, si tenant, si lessor, si landlord. Okay? Now, ako, as lessee, magbabayad ako kay landlord. Every month, magbabayad ako ng renta sa kanya. Okay? So, yung rent na yun, ang tawag pala doon, lease payments. Okay? So, yung lease payments na yun, ipe-present value ko siya. And since ako si lessee, ako yung nagbabayad ng renta kay lessor, meron akong liability. Tama, liability ako, nagbabayad eh. Ngayon, si lessor naman, since siya nakaka-receive ng renta every month from me, meron naman siyang receivable. Meron siyang lease receivable. Gets? Ngayon. Okay, so na-form ko na. Ay, ganun pala yung lease. Ganun pala yung overview niya. Saan ako babasahin ngayon yung other details sa textbook? Mas na-appreciate ko siya ngayon. Okay, ang point ko lang, sa mga examples ko, kahit gano'ng complicated yung mga topics na yan, kahit gano'ng complicated, kaya mo siyang i-relate. Pero i-simplify mo lang kung paano mo siya ini-imagine. Ito nyo, tatlong topics pero lahat yun, ginawa ko milk tea. Okay. So parang gusto ko tuloy bumili ng milk tea mamaya. Okay, so yun yung tip number 2 natin. Ulitin ko. Ang important dito is makapag-imagine ka kahit hindi accurate yung imagination mo. Yun yung important. Kasi sobrang hirap. Pag ang ginawa mo kasi pag-aaral, ganito kasi yung ginagawa ng iba. No? Binabasa yung book, okay, nagbabasa, and then parang purely theoretical. Hindi mo siya na-apply sa real life. Okay, ang tendency nun, madali mo siya makalimutan. Believe me, after na exam mo, nakalimutan mo na siya. Okay, pero pag ginawa mo yung tip number 2 na yan, kahit ano mangyari, 1, 2, 3 years from now, pag binalika mo, i-recall mo yung topic na yun, mabilis na mabilis yung matatandaan. Okay, Ben? Okay. sige, okay pa kayo? Natututo ba kayo, class? Okay ba yung mga tips? Nakadalawa na tayo. So, dalawa na yung tips, no? Siguro pag in-apply nyo yan sa December, makaka 1.5 na kayo sa subjects nyo. Okay, Ben?
Eh, paano ba yan? Meron pa tayong dalawang tips. So, 1.5 mo, magiging uno na yan. Okay, so class, pwede ba pa-share naman ng ano natin? Pa-share naman ng live stream natin. No? Parang wala mo siya nag-share. Para makita ng mga kakilala. Para makita ng mga friends siya. Okay. Sige. Before we go to tip number 3, break muna tayo ng konti. No? Actually, meron akong announcement sa inyo lahat. And a huge announcement. On March 3, so 2 weeks from now, kasi meron yung team natin, may ginagawang project. Yan, no? And actually, yung project na yan, parang 2 years na namin ginagawa on the side. And meron akong teaser sa March 3. Alright? Actually, March 3 class, yun yung birthday ko. Sasabi ko na rin. Teaser pa lang yan, pero yung launch talaga ng project will be on May. Okay, sa May pa. And, okay, so class, okay lang ba? Hingi na ako ng favor sa inyo. Birthday gift nyo na rin sa akin. Ha? Meron akong link dito. Ipo-post ko yung teaser na yan sa social media accounts ko. Okay? So, okay lang ba? Pa-follow ako dyan. Andyan yung Instagram, Facebook, and YouTube natin. So, pa-follow ako dyan. Okay? So, IG, pinin ko sa comment. No? Dyan ko ipo-post yung teaser ng project natin. And actually, tagal na namin ginagawa yung project na yan. Sobrang excited. Sobrang excited kami sa project na yan. And yan, birthday gift nyo sa akin yan. Actually, class, sa, again, sa end ng live session natin, di ba, meron tayong raffle. No? Siyempre, may promise akong giveaways. Yung giveaways natin, ito, meron tayong shirt, Mr. Accounting shirt. Apat yan, okay? And then, meron tayong tumbler, Starbucks tumbler. Ayan, dalawa. So, meron tayong 6 na giveaways, okay, for tonight. So, ang gagawin ko dyan, 6, di ba? So, 2 giveaways for 2 IG followers. Okay, dalawa. I will choose 2 lucky Instagram followers. And then, 2 lucky Facebook followers. And then, 2 lucky YouTube subscribers. Okay, yan. So, anim yun. Later yan, after ng live session natin. Actually, piyapa-follow ko kayo para at least mas marami makakita nung ipopost natin na teaser para sa project natin. Okay, yan? So, yan. Pinin ko na lang yung comment, class. Pa-follow na lang ako dyan. Mamaya, titignan ako kung sino yung naka-follow. Then, doon ako pipili randomly kung sino yung mga mananalo sa raffle natin. Okay? So, thank you for your support. Alright. Sige. Now, okay pa kayo? Gising ko pa kayo, class? Babasa muna ako ng comments yun, ha? Babasa muna ako ng comments yun. Wala ba kayong question na anything sa topic natin, o kaya naman may baka may mga suggestions, may mga questions kayo diyan. Babasahin ko lahat ng mga comments dito. Sana all mapili sa raffle. Sa early bird, sir, para nas naman maging lucky. Wala na, sir, pwede po ba yung sinuot mo? Pwede po ba yung sinuot mo? Pwede naman. ready na po sa raffle. Ayan, March. Okay. Ladies, sir, Pengi t-shirt. Oh, ayan, no? Tayo mali mo, manalo kayo sa t-shirt natin. Okay, Tumblr, sir. Okay, advance. Paano sumali? So, ano lang, follow nyo lang ako sa mga social media accounts kasi doon ko ipopost yung t-shirt natin. Doon ako pipili ng mga lucky winners natin. Alright? Okay, okay. Pa-shoutout daw, Clarissa. Shoutout to Clarissa. Okay, ayan. Sige, sige. Sir, may feel ko makakauno ako pag napili ako sa raffle ng tumbler. ready na yung kape sa tumbler. Para na sa mapili kahit para na sa mapili kahit dito lang. T-shirt lang malakas. Okay, okay. Ayan, si Heidi, sinasummarize niya yung mga sinasabi kong tips. Okay, okay. Sige, class. Nakapin lang sa comments yung mga link na yan. So, pa-follow na lang ako. Kamir. Shout out to Kamir. Okay. Sir, kahit yung mga suot na lang, kahit wag na shirt. Ito po bang lalabas ang abs? Oh, yan yun. Okay. So yeah, so let's go to tip number 3. Are you ready, class? Tip number 3? Okay. Very important. Tip number 3 is answer exercises as many as you can. Okay, ulitin ko. Answer exercises as many as you can.
Now, sir, ano yung i-answer namin na exercises? Dalawa pwede mong answer. Ha? Number one, yung exercises na ibibigay sa inyo ng teacher mo. Okay? So, lahat na ibibigay sa inyo ng teacher mo na exercises, dapat sagutan mo lahat yan. Okay? Ano pa yung pwede mo sagutan? For example, class, financial accounting. Di ba yung mga end of chapter exercises yan? Tama? Dapat sagutan mo yun. Or, pwede kang bumili ng iba pang reference books. Right? For example, sa financial accounting, dapat meron kang practical accounting dyan. Iyon yung mga pang-practice mo ngayon. Iyon yung mga sasagutan mo na exercises. Tanda mo, hindi enough na magbabasa ka lang. Right? Pag nagbasa ka, yung first two tips ko kayo na pag ginawa mo yan, magigets mo yung topic. Okay? Magiging maganda yung foundation mo. Pero, hindi yung pamamaster yung topic. Yung tip number three natin, ito yung key para ma-master mo yung topic. Okay ba yan? So, yeah. So, ang advantage, pag nag-answer ka ng mga exercises, number one, you will gain mastery, yung pinakauna. Second, you will gain speed. Okay? Bibilis ka. Speed. Ganda yan. Sir, ano ba? Bakit sir kailangan maging mabilis kami dito sa accounting? Kasi class, pag nag-quiz ka, o kaya nag-exam ka, and then mabilis ka sumagot, paano ka ba mabilis sumagot? Well, dapat nakapag-practice ka, nakasagot ka ng maraming exercises. Okay? Ulitin ko, ha? Answer exercises as many as you can. Okay? Now, pag nag-quiz ka, let's say, nag-exam ka, okay? Exam mo is for 2 hours. Ang advantage niyan, pag ginawa mo yung tip number 3 ko, yung 2 hours na yun, siguro mga 1 hour or 1.5 hours pa lang, tapos muna yung exam. Okay? So, meron kang 30 minutes para ma-review pa yung sagot mo. Okay? Ngayon, pag ni-review mo yung sagot mo, well, makikita mo yung mga carelessness mo. Okay? Makikita mo yung mga potential na mali mo dun sa exam. Yun ang advantage yan. Alright? So, syempre, pag nakita mo yung mga carelessness mo, well, mo correct mo yun. May tataas yung grade mo sa exam na yun. Tandaan nyo, class, remember this, no? Yung BSA, ito yung honest opinion ko dito, ha? BSA, BS Accountancy, hindi patalinuhan yan. Okay? Hindi patalinuhan yan. Alam nyo kung ano yung key dito sa BSA? Pasipagan. Okay? More of pasipagan dyan. Okay? Than patalinuhan. Mas important na masipag ka. Okay? Now, kaya ina-highlight ko talaga yung tip number 3 na yan. Magsagot kayo na magsagot ng mga exercises. Sipagan nyo. So, kung alam nyo na hindi kayo sobrang talino, okay, daanin nyo sa tiyaga yan. Iyon yung technique dyan. Actually, mas okay pa nga na matiyaga ka kaysa, kunyari, pipili ka sa isa, okay, sa BSA, ha? Mas maganda yung matiyaga ka, masipag ka, kaysa matalino lang. Tandaan nyo yan. So, hindi patalinoan yan. Pasipagan dyan. Alright? Now, pag nagsasagot ka ng mga exercises, may dadating yung mga times dyan na may mga may encounter ka na questions na parang nakakalito. Parang ang hirap niyang sagutan. Pag ganong class, imamark mo lang yun. Lagay mo ng asterisk o kaya encircle mo. Okay? And then balikan mo siya kapag ano na. Balikan mo siya kapag malapit na yung exam. Siguro, day before exam, sagot. Check mo yung mga exercise na naka-asterisk mo. Okay, yung mga hindi mo masyado mag-gets. Kasi, the day before the exam, balikan mo siya. Ayun, para ma-refresh mo na siya. Okay? So, yeah. So, class, gets nyo ba yung tip number 3 natin? Pa-heart react naman dyan kung na-gets nyo yung tip number 3. Ayan. So, kanina 1.5 na kayo, no? Tapos, yung, pag in-apply mo pa yung tip number 3, ako ba, magiging 1.25 na kayo sa accounting subject nyo this sem. Alright. Sige. Last tip na tayo. Last tip na. Tip number 4. And I think, ito, equally important to sa first 3 tips natin. Okay. Tip number 4 is, take full responsibility. Okay. Ulitin ko, class. Tip number 4, take full responsibility. Dapat ito yung mindset nyo all throughout the SEM. Okay? Basically, ang ibig sabihin ng take full responsibility, walang excuses. No excuses.
For example, yung mga professors nyo, mga teachers nyo, hindi nagtuturo na maayos. For example lang, hindi tuturo na maayos, ayaw mo sila. Okay? Double your efforts. For example, class, kulang ka sa resources. Okay? Wala kang pambili ng books. Maghanap ka online. Ah, manood ka ng mga, yan, mga video sa YouTube. Humiram ka ng mga old books sa mga kilala mo, yung mga nag-graduate na, humiram ka sa kanila, kahit lumang edition, walang problema yan. Okay, for example class, mahirap yung topic, mas marami kang sagutan, okay, mas marami kang basahin. So, ibig sabihin ko class dito is, kahit ano yung situation mo, kasi magkakaiba tayo ng circumstances, magkakaiba tayo, iba-iba all throughout the Philippines, iba-ibang part kayo ng Philippines galing, iba-iba yung background nyo, family nyo. So, tandaan nyo class na, kahit ano pa sa school nyo, actually, sa mga nakakausap ko, no, ang isa sa mga issues na sinasabi na sa akin, hindi sa tinuturuan na maayos ang teacher nila. Ako class, pag yung teacher ko, hindi ako tinuturuan na maayos, naalala ko, wala ako pakialam. Okay? Yun yung mindset ko. Kung hindi mo ako tinuturuan na maayos, dodoblehin ko yung efforts ko dito. Walang excuses. Kasi hindi ko naman siya ma-force na magturuan ako na maayos. Eh. Okay? So kahit anong circumstances, tandaan nyo class, take full responsibility. Okay? Doblehin nyo yung efforts nyo para makompensate kung ano yung current challenges nyo. Actually, guys, dito sa, medyo magkikwento na lang din ako, no? Sa Pinnacle, CPA Review School, maraming nag-message sa akin. No? May mga third year and fourth year, mga undergrad pa, na nag-enroll na sila agad. Nagre-review na sila, ganun pa lang kaaga. No? Kasi, well, syempre ngayon, mas challenging kasi, well, online classes, ng pandemic, and ang iba, ginagawa, nag-enroll agad sa review center, and then yung mga lessons sila for that sem, yun yung mga videos na pinapanood nila. Nag-message sa akin, sir, nasabi sa akin na, sir, this sem parang sobrang nahihirapan akong mag-gets yung mga tinuturo ng teacher ko, mga ganyan. And then, kaya sila nag-enroll, and fortunately, nakakatulong sa kanila yung pag-enroll. So, kasi syempre, bibigyan natin ng malaking discount kapag undergrad. Ang point ko dito, class, is, kahit ano yung situation mo, huwag mong pabayaan na yung SEM na yun. Kasi ito pa yung isang challenge dyan eh. For example, class, ang subject nyo that's yung financial accounting. Now, yung financial accounting na yun, most likely, hindi nyo yan matatapos ng SEM na yun. May mga topics doon na hindi kayo maho-cover. Okay? Most likely, kahit sa, ako experience ko yun eh. Financial accounting, hindi ko yan na-cover. Hindi namin na-cover lahat for that SEM. And then, ma-encounter mo siya sa review na. So, ang gagawin mo dapat dyan, kahit hindi mo ma-cover nung SEM na yun, meron kang initiative na ikaw personally, tapusin mo yung libro na yun. Alright? So, again, ulitin ko class, yung bonus tip ko, yung number four ko na tip is take full responsibility. No excuses. Okay? Walang any reasons. Wala. Kahit ano yung circumstances mo, doble mo yung efforts mo, okay, para to face your challenges. Okay, now, yung BSA accountancy class, well, hindi ko kayo lulukohin dito, ha? Yung BSA na yan, mahirap talaga yung course natin. Mahirap yung course natin, hindi ko kayo lulukohin, kasi alam naman natin, siguro kayo, sa experience nyo, nung first year kayo, ang dami-dami nyo, di ba, 100 siguro kayo. Ilan ba kayo nung first year college kayo class? Tapos ilan na lang kayo ngayon? Sige nga, comment nyo nga. Ilan kayo na nag-start kayo ng first year and ilan na lang kayo ngayong SEM? Okay, so basahin ko muna yung comments nyo. Ang dami pa lang comments dito. Tingnan ko, baka may magustuhan ng comments dito, bigyan ko ng shirt. Sa, ano yun? Okay. It's either you make excuses or make progress. Tama. The choice is yours. So, sir, daming cheating ngayon. O, for example, ito yung cheating. Class, yung cheating na yan, ikaw din naman ang magsasuffer niyan later on. Okay? For me, sa mga students, sinasabi ko sa kanila, syempre, ano yan, dapat ang priority mo, especially this pandemic, yung online classes, ang priority mo dito, ano yun eh. Lahat tayo nga ako, syempre, very challenging talaga yung situation natin yan. Tama? Lagi ko na sinasabi sa kanila, doblehin mo yung efforts mo. Okay? Doblehin mo yung efforts mo. So yung, ayan, ito sinabi ni, saan na ba yun? Ayan, hanapin ko ha. Ganda yung sinabi niya eh. Okay.
How to kill procrastination, sir? Ayun. So, yeah. In line with this, no? Yung sabi ni Christine, how to kill procrastination. Ganito lang yan. Sige. Actually, naka-apat na tips na ako sa inyo. Sige na. Maganda yung tanong niya. Asa ba si Christine? Parang gusto mo bigyan ng t-shirt si Christine, ha? Okay, so paano daw... Ayan, how to avoid procrastination, how to avoid mental block. Ganito lang na class yan. Ganito lang kasimple yan. Listen very carefully. May bonus tip pa ako sa inyo. So, lima na yung tips natin. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga students. Pag mag-aaral ka, ang pinakamagandang way ng pag-aaral is every day dapat same yung way ng pag-aaral mo. Sir, ano yung ibig sabihin mo doon? For example, nag-aaral ka ng 8 a.m. For example lang, 8 a.m. Okay? Let's say 8 to 10 a.m. Nag-aaral ka on your own. Every day, try mo na 8 to 10 ka nag-aaral. Every day yan. Monday to, let's say, Monday to Saturday. O kaya naman, kung night person ka, ako dati, night person ako, aral ko naman nun, siguro, mga 7 p.m. Dire-diretso na yun. Siguro, mga hanggang 10 or 11. Every day yun. Okay? 7 to 11 yun. Ngayon, class, so since gagawin ko siya, every day, no? Sa una, medyo tatama rin pa ako, di ba? Kasi, sisimula ka pa lang. Pero as you do it every day, nakaka-develop ka ng discipline dyan. Okay, nakaka-develop ka ng discipline. Nakaka-develop ka nakaka-develop ka ng discipline to the point na hindi mo naiisipin kung mag-aaral ka or hindi. Pagtungtong ng 7 p.m., automatic, yung katawan mo, yung mind mo, ready na mag-aaral. Iyon yung technique dyan, class. Okay? Ulitin ko. Iyon yung pinaka-important dito. Maka-develop ka ng discipline, maka-develop ka ng habits. Alright? So, ulitin ko, everyday, same yung time mo na pag-aaral. Okay? Same yung, well, yung pagkakasunod-sunod ng aaralin mo. Kasi ngayon, di ba, ngayong SEM, hindi na naman isang subject yung aaralin nyo eh. So, for example, Monday, yung mga fourth year, yung mga nasa integration nyo yan. For example, Monday, aralin mo dyan far and afar. Dalawa. Tuesday, MAS and audit. For example lang. So, Wednesday, RFBT and tax. Monday, Tuesday, Wednesday, laging ganun yung aaralin mo. Okay, same time, same subjects. Okay? Until dumating yung point, siguro mga 1 month na puro ganun gawin mo, makaka-develop ka ng discipline. Wala na yan. Hindi mo na kailangan ng any motivation para mag-aaral ka. Okay? Ma-avoid mo dyan yung procrastination. Hindi ka tatama rin. Automatic ka na eh. Automatic na yung katawan mo, yung mind mo, na mag-aaral ka pagtungtong noong time na yan. Iyon lang yung technique doon, class. Okay? So, actually, alam nyo na yun. Alam nyo na yung sinabi ko na yan. Pero gusto ko lang i-highlight na ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple para hindi kayo mag-procrastinate. So, ulitin ko ha. Siguro may maalala kayo sa tonight yung mga pinagsasabi ko. Siyempre, yung 4 tips, kailangan maalala niya. Pero, ang gusto kong maalala niyo for tonight din is sa BS Accountancy, okay, yung pagiging CPA na yan, tandaan nyo, class, pasipagan yan. Pasipagan yan. Kung tingin mo hindi ka masyadong magaling compared sa mga classmates mo, ang technique lang dyan, i-compensate mo siya by exerting more efforts. Alright? Ayun lang. Ayun lang yung tips natin for tonight. So, gusto ko dito, class, i-apply niyo yan, yung 4 tips natin. Sige, ulitin nga natin, ano yung tip number 1? Sige, comment niyo nga, class, kung talaga narinig kayo sa akin, ano yung tip number 1 natin? Pa-comment naman dyan, ha? Tip number 1? Tip number 1 natin is read your lesson 2 days in advance. Okay, that's number 1. Tip number 2 natin, relate your lesson to real life situations. Tip number 3 is answer exercises as many as you can. And tip number 4 is take full responsibility. Okay? Now, if meron kayong mga requests or mga suggestions na gusto nyong pag-usapan natin next month kasi monthly yung try natin monthly. Plus, okay ba yung live natin tonight? So, pa-heart react nga dyan kung gusto nyo pang mag-isang session tayo next month. And then, comment nyo kung may mga request kayo na
gusto niyo pag-usapan natin. Kami mga suggestions kayo dyan for next na Facebook Live natin. Anything, no? Yung try natin. Okay. Sige. Now. Okay, so announcements muna. Again, March 3, no? March 3, meron tayong announcement doon. Teaser lang siya. And then may mga nagre-request sa akin. Actually, marami nag-message sa akin. Sir, pwede bang ano, pingin kami ng handouts dun sa mga exercises nyo sa Mr. Accounting Channel, di ba? May mga tuturo akong topics doon. May sasagutan ako doon, tama? Yung iba sa inyo, humihingi sa akin ng copy ng materials, ng exercises. Sige, so mag-upload ako noon, no? Mag-upload ako noon, i-upload ko na rin yung video dun sa Facebook community natin. Okay? Video tsaka handouts, i-upload yun. Okay ba sa nyan? Okay, para may copy ka, mapiprint nyo kung gusto nyo. Sige, basahin ko muna yung before tayo mag-raffle. Basahin ko muna yung comments nyo. Okay, so Norjana sabi niya, preparation for Sipale. Meron tayong separate live session para naman dun sa nagre-review for CPA boards. Kasi yung mga tips ko kanina, more of pang undergrad yan. Do meron kayong, siyempre, yung ibang tips ko doon, ma-apply mo rin ba nagre-review for CPA boards. Pero we have a separate session for that para mag-gets mo yung, para ano yung pinaka-effective ways para mag-review ka for CPA boards. Okay, next video, how to prepare for Sipale. Ayan. Sabi ko lang. May pa-discount po kayo, sir. No, siyempre naman. Okay. Sir, pa-share ng utak, please. hindi mo kailangan ng utak ko. Kaya mo yan. Okay, kaya mo yan. Taxation, sir, next session. Okay. Gusto niyo ba bigyan ko kayo ng tips kung paano mo master yung tax? Kasi taxation, I think, good. Maraming hirap na hirap sa tax, eh. Pero madali lang i-master yan. Sige, sa next live natin. Hindi mo na tonight. Isa-isang topic lang tayo. Okay. Sige. Tips, styles, and tips in studying, auditing. Okay. Book recommendations. Ayan. Sa next live session natin, meron tayo yan. Sir, may lesson po ba accounting ma-apply sa crypto? Cost accounting, how to prepare for Sipale para sa 10 years na nag-graduate. Road to 300 pounds bench press, sir. Okay, preparation for Sipale. Sige. So, mukhang marami nag-request ng preparation for Sipale. Sige. Sa next live session natin this coming March. O yan. Iyan yung magiging topic natin. Alright? Okay. Les, are you ready sa raffle natin? Okay. Sige. Pili ako ng 2 lucky winners, ha. Sige. Punta tayo sa... So, again, 2 IG followers, 2 Facebook, and then 2 YouTube subscribers. Ready na kayo? So yeah, doon muna tayo class sa ano. Instagram muna tayo. Okay. Random lang to, ha? Okay, so random. Okay. Nandito ba si Rose Ann Janicio? Comment ko, yung mga napili ko. Rose Ann Janicio. Dito ba yan? Rose Ann Janicio? Okay. Nasaan si Rose Ann Janicio? Parang ayaw, ah. Ayaw yata ng t-shirt, ah. Okay. So, ito yung... Okay, ah. So, Rose Ann Janicio. So, tatype ko yung mga mapipili ko. Pwede ko ba itag dito yan? Hindi yata, no? Anyway, so ayan. Rose Ann Janicio, yung una. Next! Next ating class is... Nandito ba si Stephen John Abutog? Stephen John Abutog. Okay. Stephen John Abutog, nandito ba? Okay. Andito pa ba si Stephen John Abutog? Parang ayaw, ah. Okay, o sige, mamaya. Pag hindi nag-comment, di pili tayo ng ibang winners, no? O sige, doon naman tayo sa Facebook. Nilasan tayo sa Facebook, ah. So, paano gagawin ko dito? So, punta ako dito sa Facebook.
Sige, tingnan ko class ha. Okay. So, napili ko dito eh si Isis Angeles Inocelda. Ito siya. Isis Angeles Inocelda. Okay. Dito ba yan? Isis Angeles Inocelda. Dito siya. And then, yung isa pang winner natin is... Okay, so pili tayo dito. Yung pinaka-una nag-follow para naman, ano, ayan. Okay. Hazel and Fabi. Hazel and Fabi. Hazel and Fabi. Okay, so yung mga napili ko class, so mag-message na kayo sa akin na para sabihin nyo sa akin yung delivery address nyo and then, ayan, i-send namin sa inyo yung yun na panalo na niya. Okay, so doon mo tayo sa YouTube subscribers. Okay, YouTube subscribers, tingnan natin. Kasi nakikita ko yung mga kung sino yung nakasubscribe dito, yung mga pangalan. So madali ko malaman kung sino yung... Okay, so read na tayo sa subscribers natin. Nandito ba si Neil Galindo? Neil Galindo. Okay. Neil Galindo, dito ka ba? Okay, and then yung isa natin is si Shaira May Fausto. Shaira May Fausto. Okay. So, ayan. Shaira May Fausto. Ayan, anim. Okay, gusto nyo pa? Gusto nyo pa ng ano? Gusto nyo pa ng giveaways? Oh, sige. Dagdag pa tayo ng 4 na t-shirts. Okay, basta nyan? Oh, sige, pa heart react nga class. Gusto nyo pa ng 4 t-shirts? Gusto nyo pa? Okay. Oh, sige, dagdagan natin yung winners ha. Doon tayo sa... Sige, so ito yung mga winners natin. Okay. So, paano pa yung winners ha? Okay. Pili pa ako ng 4 ha. Nandito ba si Angeline Mananghaya? Angeline Mananghaya. Okay, this first one, Angeline Mananghaya. Andiyan siya? Okay, next natin is... Okay. Next winner natin is si Jana Laika Taluban Lamsen. Ayan. Jana Laika Taluban. Ayan. Okay. O sige, pili ako sa mga magko-comment. Pili ako sa magko-comment. May dalawang winners pa tayo, ha? So pinaka-active sa comment. O titignan ako sino pinaka-active sa comment. Sige, dalawang winners sa comment section. Okay, so okay na pa-comment ng comment. Okay, so okay, tingnan ko sino active dito ha. Yung early bird kanina, sir. Okay, so eto. Christine Takishima. Okay, Christine Takishima. Okay, so si Christine. Christine Takishima. Ayan, isa sa pinaka-active. And then last one. O, last na. Para 10 yung giveaways natin. Next natin class is, yung last one is... Okay, so sa pinaka-active natin for tonight's session. Okay, so ito. Asnor Tabua. Okay. So ayan, these are... Ayan, yung mga kinomen ko ha. So yung mga comment dyan, pipin ko na lang para makita niyo kung sino yung mga, ano,
si Asnor Tabuwa, siya yung last natin na winner. Okay. So, ayan. So, congratulations sa mga winners. Sana yung mga hindi ko napili. Well, meron pa naman tayong next live session. No? Try natin every month. So, class, ayan, message lang mga winners, no? Para yung delivery address yung kailangan namin. And then, isend namin sa inyo yung napanalunan nyo. Okay, so class, marami ba kayo natutunan tonight? Okay. So, class, gusto ko, ha? Yung mga tips na sinabi ko sa inyo earlier, Monday pa lang, i-apply nyo na lahat yan. Okay, and then message nyo ako, update nyo ako kung ano yung naging effect sa inyo. Kung tumaas ba yung grades nyo, kung nag-improve ba kayo sa SEM na yun. Ayan, para naman makita ko kung talagang effective yung mga tips ko sa inyo. Okay, so before we end the session, and well, 1 hour na, so promise sa inyo, 1 hour lang, I'll end this with a quote. Okay, so ito yung quote. Ending natin. Actually, yung quote na to is by Zig Ziglar. Alright, so listen natin yung quote natin. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Okay, so, and everyone, thank you for attending our live session. So, that's it. And ayan, so hopefully, naging worth naman yung time nyo. Thank you for supporting our Mr. Accounting Channel, yung community natin. Pag-prepare ako para sa next month's live session natin. Okay? And syempre, lagi tayong merong giveaways para naman may motivation kayo sa next session natin. Okay, everyone, thank you for attending and all the best to you. See you again next month. Thank you and good night, everyone.